Mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. At meron na naman tayo dito ng light ace natin. Okay, yung light ace natin, local naman to mga bossing. 5K. Tingnan natin. Makina niya, 5K mga bossing. Ayan. Yung ating last na in-upload dyan, diesel na Japan. Okay, mga bossing, ganito. Kada sasakyan kasi or kada sitwasyon, meron tayong mga binabago pag minsan. Okay? Ang setup nitong ginawa sa kanya, malaki daw ginastos niya rito. Ininstallan siya ng Sandena 505. Okay, so yung 505 natin, medyo maliit yun mga bossing. Kung dual unit yung ating sasakyan. Tapos tinapatan nila ng condenser na ito mga bossing. Laminated na 12x23 at isang serpentine. Tapos yan ang pan. Tapos mali pa. Tapos mga bossing, nakakabit pa rin sa makina or sa may radiator yung kanyang isang condenser. So wala silang binago ron. So parang urig pa rin yung install. Meron sa radiator. Tapos isang nakahiga dito sa harapan. Okay, so ang naging plano naman natin dito sa ating light ace, syempre, hindi naman pwedeng ilagyan mo siya ng maliit na compressor. Mas mainam pa yung 507 kaysa sa 505 kasi nga, dual unit yung ating sasakyan. So ang gagawin naman namin dito mga bossing, tatanggalin na namin lahat, no? Lahat ng mga kinabit nilang yon at i-convert namin siya ng isang condenser na lang. At eto yon mga boss. Ito yung condenser na yan. Tapos isang pinakamalaking pan. Okay, yan yung setup naman ngayon na gagawin natin dito sa isang light ace na to, no? Titingnan natin kasi kada unit kasi mga bossing, mas mainam kung may mga nagagawa tayong, kasi yung unang version natin na nire-relocate lang yung ating condenser doon. So medyo nababago ng konti dahil nga parang minsan maraming pan ang kailangan, hindi ka mukha ng isang pan lang nakakabit, isa lang yung maintenance ng pan, no? Hindi ka mukha nung meron doon sa likod, dalawa pa, tas may isa pa dito sa harapan. So medyo lumalaki rin yung kain din ng battery at syempre kung masisira, malaki rin yung gastos. So ngayon isang condenser na lang ilalagay natin dito. O, wala na yung nasa radiator mga bossing, wala na nga doon condenser na nakaharang. Tapos laminated na hanging type kasi mga bossing nabangga daw ito. Nabangga tong ating unit na to tapos syempre nabasag na yung lahat ng mga original na housing doon pero nakuha ng ating kliyente ganyan na yon yung wala ng evaporator doon. So lahat yan wala nang nakalagay na original. So tingnan niyo naman yung ating electrical parang pansit malabon. O, ang gagawin namin dito kasi hanging type na rin yung sa kanya pero gusto nating illuminated na yung hanging type na ikakabit natin, no? O, kaya papalitan din natin ang evaporator. So, ang setup natin, 507 na compressor, tapos isang malaking condenser, at laminated na evaporator. O, titingnan natin itong ganitong setup sa ating light ace kung magtatagumpay pa. Kaya naman ginagano natin mga bossing, depende nga sa sitwasyon ng ating sasakyan. Kasi nga, hanging type na yung harapan, nabangga, so may mga kailangan, kasi yung isang ating original, kinoconvert natin ng laminated yun na original ng ibang sasakyan. Ito naman, may mga nakukuha tayong laminated na hanging type dahil nakahanging type siya, ilaminated natin dahil kahit papano mas malamig talaga yung laminated kung sakaling nagpapa-improve ka talaga ng aircon, no? Pero syempre si fabricated, kaya rin natin palamigin yon. Pero kung kaya namang mag-laminated, syempre dito tayo sa laminated. Pero kung walang pang palit, pwede pa naman yon. Pero kung isang trabaho na lang at huwag ka nang mag-iisip na parang sana nag-laminated na ako, ay dilagay na natin sa laminated mga bossing, no? So yun ang gagawin namin dito. So setup natin ngayon. Tingnan natin kung mapapakinabangan natin itong ganitong setup. Pag hindi naman, kami naman na magsasuffer niyan mga bossing. Hindi naman yung kliyente. Ibig sabihin kung hindi magtatagumpay, maghahanap ulit kami ng panibagong diskarte or pwedeng ikabit, no? Pero lahat naman yan, kagaya ng isang light ace natin, nakita nyo naman, yung dalawang condenser pinagpatong natin, isa na rin, kumbaga isang lokasyon lang din yung pinaglagay natin, good naman yung nakuha nating lamig. Tapos ang compressor nun, 508, dahil nga diesel yun mga bossing. Pero ito naman na 5K kaya 507 lang. Hindi na natin siya kinonvert ng denso dahil medyo mas malaking conversion.
Kaya 507 na lang siya, no? Asa na ba 'yun? Ayun mga boss. Tumambat na hindi pa rin. May problema? O baka kaya hindi niya, pero 508 ang nakalagay niyan, o TRS dati. So may mga konting problema sa alignment kasi kaya siguro nilagay nila yung 505 para ma-align nila ng tama kasi kung ang orig nito ay TRS, may konting pagbabago pagka nilagay mo ng sanden mga bossing. Mga boss, ito yung pinagpalitan natin dito sa ating light ace, no? Filter dryer, evaporator. So, yung evaporator natin doon, laminated na. Compressor na napakaliit na ang nilagay nila. Hindi uubra yun sa mga dual unit mga bossing. 505 lang itong nilagay nila. Condenser. Nagpalit sila ng laminate. Setup to dati daw eh. Isang set na in-install, no? Pero yan yung nilagay. Pan na baliktad din naman ng blade na nakalagay doon sa ating radiator. Yung condenser kasi mga bossing, hindi nila tinanggal sa radiator. Tapos yun yung pan niya, baliktad din ng blade. So hindi uubra yun. Tapos itong isa, 10 blades lang. Erdak hose, mga UP-UP na rin yan, pinalta natin. So nagkakarga na kami ng Freon mga bossing. Okay, nagkarga na tayo ng Freon. Meron tayong 30 yung low sight, 175, 176. Nag-automatic mga boss. Yan, naka-off yan. Tapos yung setup ng ating condenser, ito na. Okay mga boss, isang condenser na lang nilagay natin dyan. Pinakamalaking condenser natin, no? So yung filter dryer niya natin mga bossing, yan na, naka-built-in na yan dyan. Ayan, gumana na. Okay, puno na yung preview nito. O-observahan na lang natin kung hanggang saan pa yung bababa kasi 30 na yung inaabot niya pagka hindi nag-automatic, no? Kung dire-direct niyo yung ikot ng compressor, umaabot siya ng 30 PSI yung low side. Tingnan natin, lamig mga bossing sa loob. Uy, may lamig naman. Okay, meron din siyang thermometer na sa kanya. Nasa gis na. Kaysa kanya, malaking thermometer niya kaysa sa atin, nasa gis na rin naman. Halos parehas lang sila. So tingnan natin kung bababa pa yan kasi pagka nag-automatic kasi nababawasan ng konti yung response ng lamig. Tapos babalik ulit ng bas bababa pagka nag-on na ulit yung ating compressor. Mga bossing, ang ating rear evaporator, pang Starex yung nilagay nila, no? Hindi na natin pinalitan yan, yan na yung nakakabit yan. Ang hindi lang talaga maganda sa Starex dahil mahaba, nagkaroon ng malaking puwang dito sa ating ceiling. Tapos yung gilid, syempre yan, tagpi-tagpi. Tapos yung, kung mapapansin nyo yung ating light is na kinonvert na Yokohama, mas nagagandahan pa ako dun dahil nga sagad siya sa taas mga bossing. Tapos makapal din naman ng evaporator nun, kaya kung pwede na yung mga ganun na ilagay sa mga light ace natin. Eh kasi kagaya nito, yun lang ang medyo pangit talaga pag naka-convert ng evaporator sa likod, no? O, pero wala tayong magagawa. Kung gusto talaga natin magpalamig, talagang kailangan tanggalin niya. Saka, ginagamit to ng ating kliyente sa siguro panghanap buhay kasi tanggal yung ano, tanggal yung upuan. O, napakalaki talaga ng light ace natin. Talagang pag tinanggal mo yan, pwedeng pangkargahan talaga. Ito na lang papasikaso natin sa mayari kasi may medyo masyadong mainit dito, papalitan natin ng mga punto. Wala na, o yan yung chassis na dyan. Lata, mainit to. Yung sa akin kasi binalot ko ng panibagong pump yun. Malamig naman mga boss. So yun lang naman ang ginawa natin dito sa ating light ace. Mga boss, nag-iiba-iba lang naman ako ng setup ng aircon. Depende yan doon sa sitwasyon ng ating sasakyan.
kung ayaw ko nang mag-convert nang kasi pwede namang sa compressor mayroon pang mas magaganda ron, no? Kaso magko-convert na tayo ng ating bracket, so mas malaking trabaho, syempre mas gastos pa. So kaya kung ano yung pwedeng laki na lang ng konti, kasi hindi naman obra yung mga bossing 505. So mga pang single unit lang yun, hindi siya makakapag-pump ng tama. O nilakihan lang natin yung ating compressor. Tapos condenser natin bago, laminated natin evaporator, bago yan mga bossing, laminated. Tapos ano pa ba, mga pipe, saka suction natin, saka discharge, pinalitan din natin yan. O ayan lang mga boss, yung nakuha natin. Nag-automatic na naman siya. O nag-on na mga boss. Okay, so yun naman ang nakuha ng lamig natin dito sa ating light taste. O bumababa naman ng gis mga bossing. O palagi ko naman mapapakinabangan ito ng ating kliyente. Kasi gasos na yung dating setup niya. Yung ginawa niya, yung pinagawa niya dati. So gasos, tas ngayon gasos na naman. Kaya nga minsan mga bossing, kung talagang may budget din lang naman, no? Paggawa nyo na yung isang trabaho lang para hindi na pabalik-balik or paulit-ulit na trabaho na gastos pa. Okay, ayun lang mga boss. Ayun, nag-off na naman. So tama lang naman yung kanyang ano, yung pag-automatic at saka yung pagbalik niya, mga nasa pag inuorasan ko, mga 18 segundo siguro mga bossing bago siya ulit mag-engage at tumataas ng gis bago siya mag-on. Ayun, okay naman. Okay lang mga boss. Maraming salamat ulit sa inyo syempre. At dun sa ating mga ads natin mga bossing, baka naman pwedeng makiusap ulit kami na huwag nyo skip yung ads natin. Wala nang pumasok sa atin. Pero okay lang, no? Kasi pag nakakuha tayo kay YouTube mga bossing, talagang binibili natin ng mga gamit yan, no? Pero ngayon kasi talagang hindi ko alam, wala na yata nanonood ng ating ads. Baka yung mga ginagawa na lang natin ng pinapanood, ini-skip na nila yung ating ads. Okay mga boss, kung sakali naman no, ako'y kami makikiusap na kung makakatulong naman yung ating mga video na napapanood nyo at may lumabas na ads dyan, baka naman. Okay, baka naman mga boss, huwag nyo nang skip yung ads namin kahit papano, kahit konti lang. Para at least makalikom tayo konti, no? Dahil yung iba naman, tinutulong natin yan dyan sa ating mga kliyente pag wala silang pamalit, no? Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo. Siyempre, ingat lagi. God bless ating lahat mga bossing. Thank you. We'll be right back.